Bakit mo binibigay sa akin to, anak? Napansin ko po kasi na luma na at punit-punit na po ang damit nyo. Gamitin nyo po muna ang ipon ko para makabili ng mga bagong damit. Gusto mo bang bumili na tayo ng bago mong sapatos? Huwag na po, Nay. Maayos pa naman po itong ginagamit ko. Pero, di ba nung isang taon mo pa yan ginagamit? Kasya pa naman po sa akin to, Nay, at hindi pa sira. Ang bait naman ng anak ko. Basta, magsabi ka lang kay Nanay kapag gusto mo nang palitan yung sapatos mo, ha? Opo, Nay. Yan na ba yung mga tira mong baon, anak? Opo, Nay. Bakit hindi mo nalang ibili ng laruan? O kaya nang gusto mong pagkain? Di ko naman po kailangan ng mga bagong laruan. Ang anak ko talaga. Meron ka bang gustong bilhin, anak? Kaya ka nag-iipon? Wala naman po, Nay. Gusto ko lang po na nakatabi yung mga sobra kong baon. Para pag may gusto po akong bilhin, hindi na po ako hingi sa inyo ni tatay. Ganun ba, anak? Pero pwede naman namin bilhin ng tatay mo kapag meron kang gusto. Malaki na po ang gastos niyo sa akin ni tatay. Kaya po ako nag-iipon. Para pag may mga gusto po akong bilhin, hindi ko na po hingin sa inyo yung pambili. Ikaw talagang bata ka. Nag-iisang anak ka lang namin ng tatay mo. Kaya hanggat kaya naming ibigay, ibibigay namin sa'yo. Alam ko naman po yun, pero gusto ko pong makatulong sa inyo kahit sa ganitong paraan lang. Alam mo, anak, kaya kami nagsusumikap ng tatay mo dahil gusto ko naming bigyan ng komportable ang buhay dahil ayaw naming maranasan mo yung mga hindi magandang nangyari sa amin noon. Kaya nagpapasalamat po ko sa inyo ni tatay dahil binigyan niyo po ako ng magandang buhay. Sige na, anak. Baka magkaiyakan pa tayo dito. Magluluto muna si nanay, ha? Pagkatapos mo dyan, tulungan mo ko sa kusina, ha? Opo, Nay. Maasahan ka na talaga, anak. Hindi ko na kailangang ayusin pa ang kwarto mo. Aba, mabigat na rin tong alkansya ni Amy, ah. Gagawa niyan, anak? Ayos lang po, Nay. Wala naman po akong ginagawa. Sige na. Ako na dyan. Dapat nakikipaglaro ka sa mga bata dun sa labas. Pag natapos ko na po yung ginagawa ko dito, Nay, saka na lang po ako makikipaglaro sa labas. Sige. Tutulungan na lang kita para mabilis kang matapos. Sige po, Nay. Thank you.
Bakit mo binibigay sa akin to, anak? Napansin ko po kasi na luma na at punit-punit na po ang damit nyo. Gamitin nyo po muna ang ipon ko para makabili ng mga bagong damit. Umupo ka nga dito sa tabi ko, anak. Alam mo ba na favorite ko tong damit na to? Hindi naman ibig sabihin wala akong pambili kaya ako sinusuot ito. Mas komportable kasi akong suotin ito kaysa sa mga maaayos na damit. Iniisip ko po kasi na nauubos na ang pera nyo dahil sa kakabili ng damit ko. Kaya hindi kayo makabili ng mga bago niyong damit. At isa pa, nasa bahay lang naman si nanay. Tsaka mas komportable yung isuot yung mga ganitong damit dahil presko. Eh, yung mga tinatahin nyo pong damit. Eto ba? Sayang naman kasi anak kung itatapon ko lang. May mga konting sira lang naman. Basta nay, pag kailangan nyo po ng bagong damit, marami na po akong naipon dito. Huwag mo akong intindihin, anak. Diba, sabi mo, nilalaan mo yan kapag mayroon kang gustong bilhin? Opo, pero kasama na rin po yung mga gusto nang bilhin ni tatay. Ang anak ko talaga. Lagi mo na lang pinapasaya si nanay.